Hello guys, it's me again, Honey. And so, tanong ko, sagot ko, topic for today is, wala lang, a little bit, story lang dito sa Germany. May nakita akong recently lang na video, pero hindi siya naman recently. Japanese sila, or Japanese yung content creator. So yung inaano niya, ini-interview ay mga Japanese na nasa Philippines. Wala lang, na intriga lang ko, kasi ano lang, ay hindi naman na-intriga, na overwhelmed kasi nga maraming, for now ha, maraming ng mga foreigners na ninirahan sa Pilipinas. So at saka of course tumutulong, yung iba tumutulong sa mga kababayan natin nandun sa Pilipinas, of course. I mean, in the way na may sarili silang business, or in a way na parang yung ano sila, may association na parang helping sa mga bata for their education, which is nakakahappy, diba? So, wala, may naano lang kasi ako, may isang Japanese doon na na-interview na ano daw yung masasabi niya about sa mga Pilipino. So yung isang nasabi niya is mga Pilipino daw ay they live for today. So parang ano ba na kahit wala tayo daw maraming pera, namimigay pa rin tayo or nakikishare pa rin tayo sa iba, sa marami, kahit na alam natin wala na tayo for ano, for the future. Unlike daw sa mga Japanese na kayod nga talaga for their future, for tomorrow. So parang ganon ang mindset ng Pilipino, basta happy, walang problema, parang ganon. Pero may sinabi din siya na isa na, which is siguro kasi nga sa Pilipinas maano tayo sa pagkain, natural nature food, yung parang wala kasing winter doon. So parang yung natural na pagkain, madaming chances na tumutubo pa. So let's say going back now to Germany, dito sa Germany. So ano yung mga mindset or ano yung ano din culture ng mga German din? Same, exactly the same sa mga Japanese, it seems. Kasi nga, gusto din ng mga German guys na maganda yung future nila. Yung parang work sila now, at the same time, bumibili din sila. Pero yung mga alam nyo guys, yung mga German, hindi talaga sila mahilig sa, as in, kagaya sa Pilipinas na halos lahat branded. Siguro merong mangilan nila na mga ganyang ugaling German na gusto nila branded ang mga sinusuot. Pero mostly talaga sa mga German guys is maano sila, more into quality than quantities. At saka hindi din sila masyadong mabili ng, it's okay na magsuot sila ng pabalik-balik pa ulit-ulit ng mga damit. Unless of course na you are a celebrity, then ganun din, same din sa Philippines naman na more into ano ba yung styling. Pero yung mga normal people, wala naman, hindi naman sila ganun. So ang masasabi ko din is that mas more sila trabaho now, pero gusto din nila magbakasyon. So parang yung 30 days may bago na ngayon, which is 31 days na mostly sa other ano job, na yung 30 days na at least mas spend talaga nila yun, na at least ilang days noon or weeks na mas spend talaga nila na makapunta talaga sila sa magandang tourist destination or magandang lugar kung saan sila makabakasyon, makapahinga, or makapag ano man lang, makapagbakasyon. So yun talaga ang goal nila. At saka goal of course na automatic kasi din naman yun, diba? Kasi nga marami man sila ditong mandatory na binabayaran para sa mga future nila, like health insurance for their kung mag-retirement na sila, or in case na may
accident and so on. So, meron naman silang ganun. So, future yung ano sa kanila na uuna. So, kahit na marami silang pera now, kahit may pera sila ngayon, pinag-iisipan pa rin nila kung kailangan ba nila yan, kailangan bang bilhin or hindi. It's like want or need, something like that. So, parang mostly ganun ang mga mindset ng mga German din. At saka nga, meron nga din ditong winter. Yun nga din ang nakakaano siguro. Kaya din siguro, ano tayo, no? Kaya nga din siguro dito, mahirap sa kanila yung mindset na kagaya sa atin. Na parang, okay lang ngayon, walang pera, walang masyado. Kasi nga, may nakakuha tayong pagkain anytime. Kung gusto lang natin ha, kung matyaga lang talaga, magtanim sa bakuran, or may makuha tayong isda, or yung something like, dito kasi guys, it's hard kasi nga sa winter. Kasi pag winter, mahirap talaga magtanim ng ano, ng mga gulay, mga ano mo. At saka yung bawal dito na mag, ano ka lang, mag-alaga ng baboy. Kapag sa Pilipinas may mga piglets or mga ano, chicken na mga pinapaano. So, bawal dito. Kailangan may ano ka, may ginimigong, may ano kanyan, yung pwede ba, ano tawag niya, ginimigong niya. So, need mo yan. Kaya, yun din siguro ang dahilan kung bakit dito is nag-aano talaga. Not only because of that war before, but the lifestyle here, the winter, the weather. Kasi nga, hindi sila dito makapag ano lang, like sa Philippines, na pwede lang manghingi sa Pilipinas, ay nakapit bahay ng gulay, or yung mga ganun. So, sila dito hindi. Kaya, na-realize ko din after watching the, ano, yung interview ng Japanese. So, parang nakaka-amaze, di ba? At saka, yun nga, parang na-amaze din siya kasi nga, it's like hours away lang daw from Japan na may ganung mindset, na may ganung mga tao. So, parang na-amaze siya na pwede din pala mag-enjoy kahit walang pera. Pero, hindi naman kasi kagaya dito na hindi dapat talagang may kailangan, talagang may pera ka, kailangan talagang ganun. So, yun lang guys. That's it for today. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. It's me again, Honey Ann.